Hello guys, this is Sandro. So, welcome sa first vlog natin ngayon. So, pagpasensya nyo na, first vlog natin to, kaya medyo hindi pa tayo sanay magsalita sa harap ng camera. So, pag-uusapan natin ngayon yung mga tools na kailangan nyo kung gusto nyo i-set up ang sarili nyong gitara. So, nandito lahat ng tools, ng basic tools. Yung iba, na-order ko sa tulad nito, na-order ko to galing ibang bansa sa neck check. Special tool. So, unang tool na pag-uusapan natin, ito madaling mahanap ka. Kahit sa ang hardware, mahanap nyo to. Is yung mga screwdriver. So, bili kayo ng screwdriver na medyo heavy duty. Tsaka magkaibang sizes. Tulad nito. Ito, madalas ko siyang magamit sa pag-a-adjust ng mga screw ng tuner, tsaka mga pickups. Pickup height. Ito. Itong medyo malaki sa pagtanggal ng neck sa body, sa likod, tsaka pag-adjust ng intonation sa mga struts. Ayan, may dalawang klase. Madalas kasi mag-loose sa gitara is yung ito. Madalas ko siyang ma-encounter. Yung mga tuner, yung screw ng tuner dito, gagalaw yung machine heads kapag nag-loose yung tuner dito. Kaya, yun yung madalas kong ma-encounter. Tsaka yung mga nut dito. Madalas mag-loose. Akala mo may bus, pero yung mga nag-loose na hardware lang sa parts ng gitara. So, paano natin ma-adjust yung nut? Siyempre, kailangan natin is nut driver. Tulad nito. Ito, binili ko. May iba-iba siyang bahala, actually. Madalas kong magamit na size is 10mm tsaka 8mm. 10mm sa mga ito sa machine heads, sa mga nut ng machine heads. Tapos yung ito 11mm sa mga output jack. Mga naglulus, madalas kasi maglulus yung mga yan eh, tsaka yung output jack. Kailangan nyo ng nut driver. Screwdriver. Ito, napakasimpleng screwdriver, napakamura. May iba-iba siyang bala. Ay, flathead. Flathead, madalas kong ginagamit yung flathead sa pag-adjust ng tunomatic bridge naman. Kung siya madalas magamit. Tapos, ito. Isa sa pinaka-importante na kailangan na gamit is yung Allen key. Ito. Ako, bumili ako isang set. Ito, iba-ibang sizes. Pero madalas na magamit na size is ito, 4mm, tsaka 3.5. May iba na ginagamit ko naman sa mga square. Iba kasi yung ano, pang-adjust. Iba yung sizes ng truss rod nila. Yung nut, ito, madalas 5mm to 5.5 nagagamit din to. Ginagamit natin to guys sa pag-adjust ng relief ng neck. So, ito sa acoustic. Meron silang truss rod dito sa ilalim hanggang dito. Bakit? Bakit natin ina-adjust? Kasi yung neck madalas gumagalaw sa humidity. Humidity ng panahon, lalo na dito sa Pilipinas. Madali silang isa nagbabackbow. Tsaka ano, upbow. Yan. Kaya minsan makaka-advantage ng naka-straight neck. Siyempre, mas mababa yung action. Tapos, sa neck kasi ako madalas, nagsaset ako ng relief at least 10,000. So yun, paano natin masusukat? Paano, alimbawa, meron tayong gitara dito. Kailangan natin ng kapo. So, lagay natin yung kapo sa first fret. Tapos, pindutin natin yung last fret. Then, pindutin natin yung 8th fret. Makikita nyo yung relief. Kapag gumagalaw yung string, matatansya nyo naman eh. Ibig sabihin, may relief yung neck. Kapag wag hindi siya gumagalaw, ibig sabihin, possible na naka-backbow yung neck. Wala siyang relief. Kapag naman nasobrahan sa pagka-bone,
bawa naka-bow siya ng ganun, maka-experience kayo ng mga buzz. Mga buzz dito sa 5 frets, sa gitna ng frets, sa gitna ng neck. Yung iba, ako before, ginagamit ko pa to eh. Feeler gauge, mga pang feeler gauge pang sasakyan. So meron dito mga sizes. Kung paano nyo, kung gusto nyo sukatin, yung relief. Ito, 10,000. So ganun din, ika-clamp nyo din. Ika-clamp nyo sa first fret, tsaka last fret, pindutin nyo. Then, slide nyo sa 8th fret. Makikita nyo kung pag gumagalong yung string mo. Hindi siya tumatama. Yun. 10,000. 10,000 lagi kung sineset sa, ano, sa relief ng neck. Yun. Kailangan nyo ng kapo. Tsaka feeler gauge kung gusto nyo. Ako, hindi ko na masyadong ginagamit to eh. Tapos, kailangan nyo rin ng eto. Isa sa mga to. Ito, tawag ito, notch straight edge. Ayan. Fingerboard yung sinasukat ito. May dalawa siyang scale length. 25 and a half, tsaka 24 and 3/4. 25 and a half, madalas sa mga strut style na gitara. Tapos 24 and 3/4 sa mga, ayan, mga solid body tulad ng Les Paul. Kung ito kasi, ito, marami na nito nagtitinda sa Lazada eh. Ano naman ito. Tsaka, kung may base kayo, mas maganda, mas mahaba. Ito. Kaso, hindi siya notch. So, ipapatong ko sa mga frets nyo. Siguraduhin lang ninyo na kapag bumili kayo ng ganito, dapat, ano talaga siya, dead flat. Ito maganda siya, dead flat, Irwin. Madali siyang mahanap sa mga hardware. Napaka-flat niya. Tsaka napaka-malapad siya matibay. So, paano naman na natin ginagamit ito? Ito, pang-check din ng relief, ganun din. Straightness ng neck. So, isa-set natin siya ng ganun. Makikita natin kung merong relief. Kasi yung hindi siya tatama sa gitna ng frets. Ganun lang naman madalas ang gamit ng mga to. Check ng relief. Kung wala kayong ganito, kung ayaw niyong bumili, yun yung method natin ganina. Kaklamp niyo sa first fret. Tapos, pindutin nyo yung last fret, makikita nyo yung relief. Then, kailangan din natin, eto. Eto, nagamit ko siya sa mga PRS tsaka Jackson. Iba yung size. Hindi mo magagamit kasi yung ganito. Iba yung nut nila eh. Hindi sila baliktad yung nut nila. Ang hirap nilang i-adjust. Kaya bumili ako ng tools. Tapos, kailangan nyo din, kung gusto nyo, kung ayaw nyo bumili ng set ng ganito, pwede rin kayong bumili nito. Multi-tool. Pang-adjust ng mga nut, ng mga, pang-adjust ng nut ng machine heads, tsaka yung output jack. Napakaliit. Pwede nyo, very handy. Pwede nyo dalhin. Tapos, ano pa ba? Ito. String action gauge. Before, madalas ko rin itong gamitin. Ngayon, hindi na masyado. Kasi, yung iba ngayon, madalas ng players ngayon, gusto nila low action. Ano ba yung advantage ng low action? Maganda yung low action, syempre, malapit sa ano. Pero yung low action kasi, masaset mo lang siya. Depende sa radius ng fretboard ng gitara. So, mas flat yung radius, mas pwede mong iset yung action, mas close yung string sa mga frets. Radius ng fretboard. Ano nga ba yung radius ng fretboard? So, paano natin masukat? Kailangan nyo ng radius gauge. Either ganito, madalas kong gamitin pag nagre-refret. Or, ganito. Sa, nabili ko sa Lazada, sabi understring, pero hindi siya understring. Paano siya ginagamit? Bali, yan. Susukatin nyo muna yung fretboard radius. Papatong nyo siya sa mismong fretboard, hindi sa, ano, sa string. So, once na nakuha nyo na, ba, nakuha nyo na, radius niya is 16. Isaset nyo naman sa bridge. I-adjust nyo yung bridge. Para mag-match yung ano ng string, yung radius ng string, tsaka yung radius ng fretboard.
mas madali siyang gamitin, mas maagaan sa kamay. So, eto, kailangan na kailangan nyo to. Madalas kasi sa mga nagsasetup, makikita mo yung radius, hindi nakaset. So, bago kayo mag-intonate, dapat nakaset na yung radius. Pinakahuli yung intonation sa setup natin. Pag magsasetup kayo. So, iset nyo muna yung radius. Mga common radius ng mga Fender, vintage style, 720.25 hanggang 9.5. Yung iba nagiging may 10. Sa mga Les Paul tsaka PRS, merong 12 tsaka 16. Meron ding compound radius. Compound radius, yung radius nila sa high frets, mas flat kaysa sa dito sa lower frets, sa lower neck. Compound radius, kaya medyo mahirap siyang iset, actually. So, kailangan nyo rin ng radius gauge. Tapos, pinakahuli, siyempre mag-intonate kayo, kailangan nyo ng tuner. So, sa intonation, dapat na na-adjust nyo na yung nut, na-adjust nyo na yung neck, na-adjust nyo na yung bridge, tsaka saddle. Tapos, doon kayo mag-intonate. So, kailangan nyo ng tuner, electronic tuner. So, itono nyo muna. Then, pinch harmonic sa 12 fret. Tapos, pindutin nyo sa 12 fret. Yung iba, harmonics kasing ginagawa. Pero maganda pindutin nyo. Tapos, isiset nyo. Kaya, doon nyo kailangan yung mga tools na to. Screwdriver, kailangan na kailangan nyo. So, pag sharp siya, pwede, pag sharp siya, makikita nyo, pwede i-adjust nyo sa likod ng bridge. So, halos yun yung mga kailangan yung tools para makapag-setup ng gitara. Yun lang. Mga, ano pa ba? Yung mga, sa susunod na ano natin, pag-uusapan naman natin yung mga tools na kailangan nyo pag, sa pag, fret level, tsaka pag, fret dress. So, thank you guys.